The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Good morning, mga katipuneros. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's Wednesday. It's November 13, 2019. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is the Jesuit Hour at Radyo Katipunan 87.9 FM. And of course, napanood nyo rin po kami sa Facebook Live. Ito po si Father Nono Alfonso SJ. Yes, good morning. Miyerkules po and November 13. And so it's the feast day of the patron saint of young Jesuits. Yes, who is that saint? Wala pong iba kundi si Saint Stanislaus Kostka. Okay, so and incidentally, he is the patron saint of the junior high. Oh, nanggaling po ako dun ngayon where I said mass for the junior high students we have at the campus. Yes, patron saint nila yan, si Saint Stanislaus Kostka. So let's begin our show with our prayer. Our prayer to Saint Stanislaus Kostka. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Saint Stanislaus, your exemplary example of purity and devotion to the Virgin Mary and Jesus was justly rewarded by our Heavenly Father. Our society has created an almost impossible atmosphere for our young people to follow your path of virginity, purity, and devotion. Kindly retain help from Jesus and our Blessed Mother to change this atmosphere so that many of our young people may also experience your reward of inner peace, happiness, and salvation. Saint Stanislaus, pray for our young people that they may be made worthy of the promises of Christ. Amen. Saint Stanislaus, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, so, yan po, no? I will be posting my homily kanina, no? Sa Misa po for the Feast of Saint Stanislaus, dyan po sa Ateneo Junior High. Oo, marami po kasing humingi. So, abangan nyo po yun, ano? Of course, I have a new take. I had to research on this, ano? Justin, I had to research on this. Sabi ko nga kasi, ano? Kilalang-kilala ng mga taga Ateneo, no? From grade school to high school, we celebrate this feast day. So, kilalang-kilala na nila si Saint Stanislaus. They're familiar with his life. So, what more can you say, diba? So, yun po, abangan nyo yun. I have a fresh take on the life of Saint Stanislaus. Ang pamagat ko, alam mo kung ano? Oh, Kostka, the untold story. Oh, diba? Parang expose. Oh, diba? Okay. So, yan po, si Saint Stanislaus, nung nasa novitiate kami, it was grilled sa mga utak namin, ano? Now, we have three young Jesuit saints. Okay, they are the patron saints of the youth and of young Jesuits, of formans, of seminarians. So you have Kostka, you have Gonzaga, and you have Berkmans. Lahat namatay ng bata. Yun. So anyway, so ngayon po, pinagdiriwang si Saint Stanislaus Kostka. Tamang-tama po, may mga seminarista tayong kasama. Oo. Pero syempre, iba ang patron saint nila. Ang patron saint nila ay si San Jose. Yes, as advertised, my dear friends, and on the occasion of their impending, grabe, no? Parang impending doom. Yung ano po nila, no? Alumni Homecoming happening next week. Yeah, next week na po, ano? Kaya sila ay ugaga, di ba? Pero meron po silang oras para sa atin, and we thank them. So abangan nyo po yan sa aming pagbabalik, the San Jose Seminarians. Few katipuneros, so please stay tuned.
Radyo Katipunan is now online. See our live feed on facebook.com/radyokatipunan. Check out our Instagram and our Twitter at Radyo Katipunan. And subscribe to our YouTube channel at Radyo Katipunan FM for more exclusive content. We are now on YouTube. Watch all of our live episodes plus exclusive content in our channel at Radyo Katipunan FM. Don't forget to click subscribe and hit the bell to get the latest updates. Join Cardinal Luis Antonio Tagle as he delivers to us the preachings of the Sunday's Gospel that's awe-inspiring, yet easy to understand and appreciate. Let us all listen to the Word of God here on The Word Exposed on Air, only on Radyo Katipunan 87.9 FM. Calling on all young male professionals. Do you wish to live an extraordinary life? Are you tired of the routine and mundane and long for a dynamic, adventurous, and even dangerous life? Do you wish to make your life count and hope to make an impact long after you're gone? Do you wish to live a life of service to society, to country, and to dear Mother Earth? Then you are the one we are looking for. Consider the Society of Jesus. Join the church's gallant army and turn your world upside down. Call the Jesuits Vocations Promotions Team, 426-6101, Local 3406. Once again, 426-6101, Local 3406. Tara na't simulan ng inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Cardinal Luis Antonio Tagle ng Manila, Father J. Boy Gonzalez at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Father Cali Llamado ng Manila Cathedral, at binibining Risa Simpson Kaupeng ng Light of Jesus Community dito sa Kapit Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Okay, balik po tayo sa The Jesuit Hour and ito na po ang ating mga nagagwapuhan, makikisig, anaks, mga seminarians from San Jose, and we will talk about, of course, the Alumni Homecoming and a bit about San Jose Seminary. Bakit nga ba sila pumasok sa San Jose? Bakit hindi nila sa Kapisanan ni Jesus na... Di ba? Okay. Okay. Pero nangyayari yan, ha? Oh, di ba? Yung presidente ngayon ng LST. Hello, Father Eric. Okay. So, papakilala muna po natin. Okay. We would like to thank, of course, siya po ang dahilan kung bakit marami kami ngayon, no? Of course, we would like to thank si Philip Galvez. Yan. Bati ka naman sa mga fans mo sa San Jose. Shout out sa mga Filipinos. Hello, yon. Okay, so ang next na nasa listahan ko, si Neil Salada. Yan. Yan. Shoutout po sa SES community, sa family ko rin po, sa Bohol. Okay. Ah, hindi ko nga pala natanong. So, anong diocese mo? Diocese of Caloocan, Father. Ah, Caloocan, lapit lang. Ano? Buti buhay ka pa. Magaling po ang obispo ko. Hindi, pero di ba kasi ground zero ng EJK yung Caloocan? We're always praying for Caloocan. Okay, and si Neil ay taga? Ako po ay from the Diocese of Talibon, Bohol naman po. Talibon, Bohol. Okay, oh. Yan, layo ha, Bohol. Pero sige. And then of course we have si Eric Monteo. Yes po, Eric Monteo po from the Archdiocese of Palo. Palo, Leyte, oo. Buti naman, nakapunta ka dito, no? Lagi ka rin nagwa-basketball lang, eh. Oo nga. Nag-aaral ba yan? Ay, naku, baka na naman. Baka na naman itong obispo niya.
Okay, so sa Palo. Okay, and of course, we have Fernan Bagnan. Good morning po sa mga followers ng Ganong Boses of Empire. Ako po si Fernan from the Diocese of Tagum. Of Tagum. Tagum. So, ano naman to? Mindanao na, no? Okay. Pero, serious, ang ganda ng boss mo, yung pang baritone. Diba? Choir ka ba? Choir ka na sa nasa? Nagsusolo, sabi ko na nga ba eh. And of course, the last but not the least, Genesis. Ganito, pampari talaga, the first book of the Bible, Genesis Toledo. Okay, magandang umaga po sa mga nakikinig ngayong umagang ito. Ako po si Genesis Toledo from the Diocese of Caloocan din. Caloocan. So, dati pang magkakilala na kayo? Hindi po. Dito lang kayo nagkakilala. Sa San Jose na po kami nagkakilala. Pwede ba yan? Pwede ba? Kasi di ba, when you enter the seminary, you have to ask permission from the bishop, di ba? Yes. So, pero dito na kayo nagkakilala. May vacation story. Bakit na po yung story ano kanya? Briefly lang, bakit nga ba? Bulakay niyo po talaga ako, Father. Okay. Tapos siya Caloocan talaga. Yes. Then, nung nag-transfer po ako ng San Jose, naglipat na din po ako ng diocese. Ayun. Okay. So, nako. Nako, tulungan niyo si Bishop, ha? Oo. Okay. So, pag-usapan natin yung alumni homecoming. Ano mo mag-usapan natin? Alumni homecoming. Pero heto muna po, isang may surprise number po sila sa para sa inyo, no? So, isi-set up lamang ng ating magiting na station na manager, si Justin. Ready na ba ang kanilang, meron po silang, first time nga tato, or kasi na-interview ko rin last year yung team, pero konti lang sila, pero walang theme song. Ngayon po, merong theme song. Okay, so pakinggan natin ang kanilang theme song. Hindi. Pakantay niyo ba? Play niyo na lang, Father. Hindi po kami prepared. Okay. Eto. O Amang mapagmahal, salamat sa pag-ibig mong bigay. Jesus na iyong anak, inihandog kanyang buhay. Tinuruan mo kaming ang sarili di pagdamot. Alang sa pag-ibig mong tuloy-tuloy ang pagdaloy. O Ama, nagpapalag, ikaw lang tanging pinagmulan. Lakas at yamang aming kakayahan, gamitin nawa namin di sa sariling ikapupuri, kundi tangi lamang sa'yo ikaluluwalhati. Kami yung minamahal, kami yung iniyayaan, kami sinusugo mo sa iniibig mong bayan. Naway aming masundan halimbawang walang kapantan.
Yan po. Anong title ng team song na yan? Jesus, huwaran ng bawat isang... Espalet. Josefino. Josefino. Jesus, huwaran ng sayo'y nagmamahal. Yan po. At yan ay available na sa iTunes. Hindi pa, no? Spotify. Sino nagsulat nun? The lyrics ako po ang sumulat. Wow. Based po sa pastoral letter ni Bishop Valles, mm-hmm, regarding the Year of the Youth, which is also the basis of the theme of the Alumni Homecoming. Ano ba yung theme ngayon? Josefina's Journeying with the Youth Chosen Empowered Sent. Wow, ang haba! Bali po ang music doon was... Bali, inilapat ang music ni Dindin Balite, mm-hmm, and si Warren Varquez. They're both from the Diocese of Talibon. Tagbilaran. 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 Of course, with Clay Flores from Dumaguete. Mm-hmm. Sabi ko nga po, no, off the air, sabi ko, nakadalawa ng album ang San Jose, Tinig San Jose, or with the Jesuit Music Ministry. So, itong bagong kantang ito, bahagi ba ito ng isang panibagong album? Abangan na lang po ninyo. It's in the workings na nakagather na po kami ng ilang songs para dyan. Very and, good. And actually, mamayang gabi. Recording agad. So, matagal ka nang gumagawa ng nagsusulat ng mga kanta? Medyo. Mahirap yun, ha? Mahirap, ano? Talent talaga yung pagsusulat ng kanta, di ba? Sino yung mentor mo sa San Jose? Wala? Inspiration ko po, siyempre, si yung dalawang formators namin and si Father Fruto. Oo. Which has written lots yes, of music. Kababayan ko yan. Different languages. Diba? Tsaka ang ganda ng kanyang, ano, kailang kuripot yan, eh. Hinihingan ko ng kanta, eh. To record. Pero ngingiti-ngiti lang, di ba? Okay. Si Father Arnel din, of course. Yan. Aming isa sa dati naming formators. Dati, yes, of course. The great Father Arnel Aquino. Yun. And of course pala, si Father Manuling was been correct. Yung music niya since I was I was a little boy. Since I was a little boy. Tanda na yun. Tanda na yun. Pero teacher niyo ngayon, ingat kayo. Teacher namin ngayon. Christology. Okay, so every year may theme saka theme song. Pero yung theme muna, ng bakit kailangan may theme yung Alumni Homecoming? Kasi sa Ateneo, halimbawa, sa LST, wala namang theme eh. Bakit? Philip. Yes. For this year, ang theme po is Josefino's Journeying with the Youth. Mm. Kumbaga, ang Alumni Homecoming na sineselebrate ng mga Josefinos every year is in line also with the Universal Church's celebration of a particular year, which is this year ay for the youth. Mm-hmm. Kumbaga, nilalagyan namin ng isang tema para mas masentro doon yung celebration at yung identity ng isang Josefino. How can we identify ourselves with the youth, with the mm-hmm. So, every year po, para maging relative ba yung celebration or maging relational to the theme, to the church, para maging timely ba ang celebration. And aside from the song, how would you see to it that the theme would be carried through sa mismong homecoming? On that, ilang araw ba yung homecoming? 2 days. Po. 2 days, November 22. So 2 days. So ano pang gagawin para talagang mapakita yung theme? For this year po, meron conference na magaganap during day 2. Which is, ang in-invite po naming speaker is Mr. Jude Liao from the Diocese of Cubao. Si Jude. Ang galing nun. Sa ano siya? Savior School. Yes. Nakukuha namin siyang speaker sa Philippine Conference on New Evangelization. So early this year, no, nagsalita
siya, magaling siya, 'di ba? Yes, so siya mag ano, tapos inay niya, nagpapakipot pa eh, pero wala namang girlfriend eh. So imbitahan niyo mag San Jose, 'di ba? Okay, so let's talk about the homecoming. Ilan ang tingin niyo darating? This year po, ang expected po nating dadalo ay 350. Wow. Is that small or big compared to previous years? Big na po yun. Big number na po. Oh, 350. Opo. Ordained and lay alumni. Oh. Wow. Here and abroad. Yeah. Tsaka ano, di ba yung kahit yung hindi natuloy, yes, they're also invited, correct? Yes. Why is that? Sa bylaws po kasi ng grabe ng alumni association, basta nakatapos ka ng philosophy, dati kasi may college seminary pa po ang San Jose. Kapag nakatapos ka ng philosophy or at least 2 years in theology, isa ka ng member ng alumni association. So meron talagang alumni association? Yes, Father. Diba? So and ano yan, may board rin? Merong, yes, may permanent board po. Wow. Bukod po sa host batch for this year's homecoming, different pa po yung permanent board ng alumni. Mm-hmm. Wow. And ano yan, may mga projects sila, may mga meetings throughout the year, nakikita-kita sila? Yes, Father. Wow. Siguro quarterly meetings, for example, fundraising for San Jose, mga ganun pong bagay. Ang galing. Okay. So, merong ano, di ba? Merong parang keynote speaker o ano, di ba? Every year po, ang nagiging mga speakers natin is yung mga Josefinos who are celebrating their 25th year, anniversary of 50th year. Mm-hmm. And for this year po, nire-recognize din po natin yung mga Josefinos who are celebrating their 48th year. 48. As diba, a priest. Diba, tagal-tagal na ng San Jose. Panahon pa yun ng mga Kastila, di ba? Di ba? 1601. Yes. 1601? Sino sa inyo ang buhay na nun? Wala. Pero 1601. So, nabibilang ba kung ilan na yung naging alumni ng San Jose? Meron bang estimate? Ano yun? Thousands? Probably thousands. Pero kasi wala po tayong hard copies or documents. Bigyan natin ng trabaho yung mga historians natin. Antonio de Castro. Mads. Di ba kasi ang dami, di ba ilang generations, ilang centuries na yung San Jose, di ba? Ang daming kwento, di ba? Dati doon yan sa Intramuros. Yes. Tapos itong sa EDSA, yung ano ba yan? Sa EDSA. Oo, tapos dito sa LHS. LHS. Meron diba? Po sa sa yung present na Robinson's Place. Manila, sa Ermita. Sana doon na lang, Tapos bago nalipat na dito. Wala na po ngayon. permanent home. Pero ang dami-dami na akong isipin doon. Ang dami-dami na ng graduates ng San Jose, whether natuloy o hindi, di ba? Yes, Father. Oo. Sino ba yung mga sikat na alumni ng San Jose? Sige nga. Cardinal Chito. Sikat ba yun? Joke lang. Mapapanood niyo po siya sa... Mapapanood niyo po siya sa The Word Exposed. Di ba? Sino pa? Yung... Siyempre po, proud na proud kami sa aming obispo, si Bishop Ombo. Yes! So, teacher ko rin yan. Okay. Oh, Old Testament. Apo, si Lolo Densi, si Cardinal Gaudencio Rosales. Mm-hmm. Datira rin po sa San Jose, si Cardinal Quevedo. Yes. Yes, kasi before, yung mga OMI... Doon din pinapapunta sa San Jose. Nag-aaral sila sa LST tapos sa San Jose nakatira. Tapos, sino pong bishops? Sige ka. Nasa Tenosto. Yun ang susunod. Si Bishop Ness. Yes. Si Bishop Jesse Merck. Jess Mercado. Jess Mercado. Paranaque. Paranaque. Pero, di ba, bukod sa yung mga bishops, tas cardinals, di ba, meron ding mga mga lay people na nasa gobyerno na, nasa negosyo, di ba, na mga mga alumni ng San Jose, di ba? Hindi ba sila pumupunta sa, di ba, yung...
pumupunta po. Like, diba? May isang ambassador yata. Yun, di ba? Na si Fino. Mga ano, yan yung lawyers. Possible victim. Donors. Yes. Di ba? Pero maraming mga ano eh, yung mga alumni. But at the same time kasi, di ba? They're also alumni of the Ateneo. Kasi yung Filo na ng San Jose sa Ateneo, di ba? Yes, Father. Oh. Okay. So, ito ba yung team? Kayo yung sa preparations? Actually, Father, ang ginather ko po this morning is our representatives from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ooh. And how Josefinos in their particular places establish ba? They're a unique Josefino, Ignatian, inspired diocesan, spirituality. Yes. Wow. So, in connection po dun sa sinabi nyo kanina, na mayroon mga sikat talagang obispo, cardinals, pero sa mga kanya-kanya po naming lugar, I can personally say na sikat talaga yung mga Josefinos. Angat siya. Hindi mas angat, pero kilala siya na gumagawa, magaling, madasalin. So, kaya ako po sila dito din nalang. May mga representatives po tayo dito. Mukha nga silang mga madasalin. Di ba? Pero I understand that sa diocese, ano, you have a choice to go to the seminary that you like or prefer, di ba? Yes. Why did you choose San Jose? Sige nga. Kasi sabi niya, nagsalita na si Philip. Okay. Sanil. Okay. Sa akin naman po, Father, it's a different case kasi maraming kwan eh, maraming mga factors kung bakit San Jose yung pinili ko. Hindi lang naman talaga part nun is personal choice ko, priority ko ang San Jose. But marami like mga instances na nangyayari din sa seminary kung kaya for example tatlo yung pinasahan ko na seminary. Oh, yeah. Tapos kailangan niyang banggitin. Sikat na siya. Tapos tapos sa tatlo parang parang dahil may pumasok na doon sa kabila, meron ding parang factor na dapat medyo malawak din yung ng batch namin. So may sa Manila, may sa Visayas, may sa Mindanao. Parang may mga ganong factors. But personally, ito ay siguro pinili ko ang San Jose because of the formation. Formation. Pero saan mo narinig yung San Jose? Sa ano ka? Bol ka, di ba? Yes po. So saan mo narinig may mga Josefinos na sa Bohol? Yes, marami pong Josefinos sa Bohol. And it's shout out ko lang yung rector din namin na Josefino, si Father Harold Parilla. Ah, si Harold, yes. Si Father. Kasi sa ano siya dati, John Janay. 7A, nagtuturo. Bumalik na pala siya sa Bohol. Oh, tapos rector na siya ngayon ng seminary namin. Nako, ano yan dito? Celebrity student. Diba sikat yan dito eh, yung student council siya eh, ng, while he was at San Jose. LST student council. Oh, diba si Father Harold? Yun. Shout out to Father Harold. Okay. Hello. Si Fernand, di ba? Ako, Father. Ano naman ang bakit mo pinili ang San Jose? Inspired po ako sa Jesuit spirituality. Wow! Hindi naman. Isa naman sa mga rason tapos, yung rector din namin that time, isa si Fino. Sino naman? Si Father Arnold Tiplaca po. Okay. And yung mga prof din namin sa seminary, nag-aral sa LST at saka yung formation nila sa San Jose. So, galing ka man ng minor? Ay, hindi po, Father. Hindi. College. College. College seminary po. So, in a way, parang the way they taught us during that time and then yung pagpapatakbo nila sa seminaryo, nakaka-edify in a way. Tapos nakaka-inspired na siguro ganito yung tradisyon na pinanggalingan nilang seminaryo. So, yun. So, ano, marami bang mga Josefino sa Tagum? Marami din po, Father, during that time. Pero ngayon kasi pakunti-kunti na lang yung nag-a-apply sa San Jose. Oh, from Mindanao. From Mindanao. Okay, si Eric naman. Si Eric. Kakaiba yung kwento nung pagpasok ko nung San Jose. Kasi I was Yolanda batch po ako. Nag-graduate ako ng Philo sa amin sa Palo Leyte. Okay. And then supposedly SASMA dapat yung pupuntan ko yung seminary ng obispo ko si John Doe. Si Bishop John Doe, yes. Opo. And then yung rector namin at that time was ngayon Bishop Rex, Bishop na siya. At that time si Father si Monsignor Rex po yung
rector ng seminary namin. Eh, may complication po dun sa application namin sa SASMA. Napunta po kami sa San Jose. Dalawa po kami nun, si Ernest po. And then, yun. Yun po yung story kung bakit ako napunta sa San Jose. So, napilitan ka lang talaga. Ayaw mo naman talaga dyan, di ba? Tinanggap ko na po yung opportunity. Yung SASMA sa saan yun? Sa Tagaytay. Tagaytay. Yes, naku, mas maganda doon. Parang nagbabakasyon ka doon. Diba? Okay, so kaya tapos napunta ka dyan sa San Jose. Opo. Masaya ka ba? Masaya po. Masaya. Okay. And si Genesis. Genesis, kayo yung dalawa ni Philip. Pinagpili ba kayo o talagang? Paano ba? Actually, hindi ko kilala ang San Jose. Noong nag-apply ako. Saan ka nag-college ba? Sa ano po ako eh. Or minor ka? Hindi po. Nurse po ako by profession. Never po ako nagkaroon ng first seminary. First and last, hopefully, ang seminary. San Jose. So, nagtrabaho ka na? Nagtrabaho po ako as campus minister sa isang oblate school, OMI. Sa Notre Dame, Greater Manila. So, during in 2015, I expressed that my desire to enter seminary without any seminary in mind. Sabi nung aming chaplain who is an oblate, sabi niya, ano ba, gusto mo bang i-religious or diocesan? Sabi ko, Father, gusto mo bang diocesan? Sabi niya, sige, kung di ka magdadiocesan, ay kung di ka mag-religious, di ka mag-OMI, pumasok ka sa San Jose. Ano yun, Padre? Sabi ko. And then during that time, I just realized I've been listening to Tinig San Jose songs, like Manalig Ka, like Sayong Feeling, which really speaks to me. And then yun, so in a nutshell, I was drawn to San Jose because of music. Not of its so and so called prestige, because it's mga bispo nandyan, ang cardinal nandyan, galing tatlong cardinal, tapos pati yung kumbaga yung mga heads sa diocese ay galing din San Jose. So yun, kasi no, ang iisip ko lang, ang seminaryo, San Carlos. Hindi ko alam din na may seminaryo sa UST. And then, nung nag-apply na ako sa diocese, lakas loob ako magsabi sa aming vocation director. Kasi he was giving me names of seminaries eh. Tapos sabi niya, sabi ko, and not one of them was San Jose. Hindi niya pinangalanan? Hindi niya pinangalanan. Sabi ko, Father, pwede ba ako sa San Jose? Sino yan? Pwede ba ako sa San Jose? Sabi niya, sige, tingnan natin. Si Bishop Ambo naman na ang Bishop ngayon eh. Sabi ko, sige po, Father. So yun. Okay, ka-text na ni, kilala niyo si Father Louis Catalan, SJ? Yes. Well. Okay, binabati kayo, nanonood siya ngayon, from Zamboanga, tinayo din Zamboanga. Thank you, Father Louis. And si Philip, nalampasan ka namin, ano? So, ikaw, pinapili ka ba ng Bishop Ambo? Ay, hindi po kasi, Bulacan po. Bulacan, so, pumasok ka lang. O nga pala, iba yung kakaiba yung kwento mo. Nako, yung mga ganyan, yun yung naghihirap sa buhay. Joke lang. May special ba niya? So ano nga, so bakit mo pinili ang San Jose? Sarap daw po yung pagkain sa San Jose. Anong lusog natin? Di ba? Ano po? Ano na ang background mo? Saan ka ba nag-college? Sa Bulacan po, sa Immaculate Conception, medyo seminary po sa Bulacan. So minor ka na? Hindi po. Doon po ako nag-college. Nag-college lang. Then that time po, ang rector po namin ay Josefino. Sino naman? Si Monsignor Andres Valera. So doon mo nakilala una yung San Jose. San Jose sa kanya po. Yes. So na-inspire po ka rin niya. No? Doon ka na sa San Jose. Hindi naman po. Kasi ano po eh, may theology po kami sa Bulacan. May sarili po kaming theological seminary. So doon po talaga pumapasok yung mga Bulacanyo. So nung nag-transfer po ako, kinailangan ko din po talagang mag-transfer ng diocese. Iyon. Yeah. May tanong ako sa inyo, no? Kasi ito napapansin ng mga tao, ano? At tinatanong ako. Iba raw yung Josefino. Ilang taon na ba kayo sa San Jose? 4 years po.
kami. Four. Lahat kayo? Five and four. Oh, yun. So, alam na alam nyo na yung ano, di ba, yung San Jose, ang kultura ng San Jose, di ba? Ako hindi ko yung nakikita, no? Kasi, of course, ang alam ko lang San Jose, minsan na-invite ako sa San Carlos, nagtotalk din kami sa UST seminar, nagbigay kami doon ng mga talks sa social media, yung na-invite kami. Pero hindi ko siya makikita yung distinctions, ano? Pero iba raw ang mga Josefinos. Iba ang San Carlos, iba yung UST Seminary din. Iba, ano pong magkakaiba? Kayo, nakikita niyo yon? Na iba kayo? Sa ibang mga seminarista? Yung mga ibang seminarista din yung nagsasabi. Oo, oh, diba? Kasi minsan na ba, nakita kami nung ka-diocese namin na taga-UST. Kita ko, minsan sabi niya nung, kasi dumunta lang ako, naka-t-shirt, naka-shorts, naka-sandals. Tapos sabi niya, Josefino ka nga talaga. Yun. Narinig ko na rin yun. Anong ibig sabihin nun? Bakit ganun? Bakit pag naka-casual dress o ano, attire, Josefino? Mayroon bang ano yan? Mayroong malalim na, di ba, filosofiya ng mga Josefinos? I think it's more on the simplicity of ano, of being a seminar. Simplicity. We are called to be simple eh. It's not about what we wear. Kasi although we are called naman na kung dress appropriately. Uh-huh. Pero more on ano ba tong ano, kumbaga parang gusto ko nga sinasabi ni Father Arnel sa amin na when you go out tapos maki-clerical ka pa, naka-clerical ka na, meron ka pang pectoral cross. So, what are you proving to the people here? Ayun, aba. So, yung iba, anong masasabi nyo? Ano yung, yun, pag naka-casual dress, na-identify, na Josefinos, yung iba, anong masasabi nyo yung pagkakaiba ninyo? O si Eric, yes. Siguro po kasi it's so different sa kung ano yung nakasanayan na wala kaming there's nothing against na doon sa pagkiklerical. Oh, wala naman. Pero kanya-kanyang ano, kultura, 'di ba? Pero going back to that simplicity na hindi pero babalik din siya doon sa simplicity na i-embody namin sa formation ng Jesuits at nakikita din namin pa lang may mga kasalanan ano. Okay. So yung si Fernand, ikaw Fernand, ano yung pagkakaiba niyo sa mga ibang seminarista? Siguro yung capacity to listen. Wow. Oh, yung iba hindi nakikinig ha. Yung tradition kasi sa yung Ignatian tradition on discernment. Oh. Yung parang palaging pinapaalala sa mga formators sa amin. Mm-hmm. And doon sa amin sa Mindanao especially yung mga Josefino na yung in a way naging rector tapos after assignment nagiging na siya parang assistant parish priest yung kung saan ka nilagay sa mission yung parang in a way tinatanggap ng buong buo yung parang ganyan din sa San Jose yung training namin posibleng nagiging alumni head ka and then next semester ito yung office mo so different offices na tinatanggap na may magis na ginagawa pero saan pumapasok yung magaling makinig? So, magaling makinig kasi nga, in a way, sa spirituality discernment. Yun talaga yung ano, tapos may examen. It may sound serious, pero in a way, ito yung kulturang binibuild up sa amin. And nagiging way of practice. Parang biglang nagseryoso nga yung mga kasama mo eh. Okay. Yes, Neil, ikaw. Ano naman sa'yo yung pagkakaiba? In connection dun sa simplicity, ang nakuha ko rin na magandang idea dun sa sinabi ni Kuya Jen is na ginagawa na sinasabay namin sa pamumuhay namin yung pagiging Josefino. Parang ina-identify namin na Josefino kami, hindi kami Atenista. Mm-hmm. Yung parang ganun, ito yung buhay na sinasabuhay namin yung pagpapare. And so it also should reflect on our lifestyle. Tapos pangalawa siguro is yung relationship namin sa kapwa namin, seminarista, na hindi masyado yung terms of regionalism. Mm-hmm. Nakikita ko na kahit sa
sa seminary, sa mga seminarista, walang Buholano, walang Visayas, walang Mindanao, lahat kami parang pantay-pantay. At even sa Alumni Homecoming, makikita mo walang obispo po, walang kardinal, walang pari, lahat nagtutulungan sa event na 'yan. Tsaka kaya nga minsan nabuboost din yung vocation ko dahil doon. At more than that, tinuruan din kami ng mga Jesuita na magpasalamat sa mga workers, sa lahat ng tao na tumulong, mga benefactors namin. At dun ko na-realize din na ang ganda pala na na-appreciate mo rin yung tulong na mga workers, yung mga kapwa mo seminarista ay naging parte na rin ng formasyon mo. Okay. So yun. And si Philip, anong pagkakaiba? Ikaw, nakita mo ang Bulacan, nakita mo ang, di ba? Siguro yung connection po dun sa spirituality ba? Marami nagsasabi, iba ang mga Josefinos pag nagre-retreat. Kumpara sa ibang pare. Paano? Para kasing, di ko naman sa ina, pinupuna yung iba. Pero parang pag nag-retreat yung Josefino, yung talagang yung value of silence and prayer. Correct. May ikikwento ako dyan. Oh. Okay. Okay. Go ahead. Na yung retreat, hindi siya outing, hindi siya ano. Pero yun talaga, kasi ako din yung mga nasaksihan kong mga Josefino sa Bulacan. Uh-huh. Iba yung pagdarasal nila. Mm-hmm. Yung brave, kung paano sila magdasal ng bravery, kung paano sila mag-spend ng holy hour daily. Na doon talaga ako humanga na ang mga Josefino, hindi lang yan magaling magsalita, hindi lang yan magaling gumawa ng iba't ibang bagay, kundi nagagawa nila itong mga gawain ito dahil nakaugat sila sa buhay panalangin. You know? Nakaugat sa buhay panalangin. Pero yung sabi kong ikikwento ko, may isang diocese who will not be named, nagpahanap sa akin ng retreat director, di ba? Retreat master. So, 3 days lang naman daw, di ba? So, nakahanap ako. Yun nga, halos mag-give up na itong sweetang ito eh. Kasi, hindi ron tahimik. Oo, sa retreat, ano? First day pa lang, parang nagkikwentuhan lang, nag-iingay lang. Tapos, sa gabi, alam mo na, lumalabas kung saan-saan. Ano. Pero yung araw, ano, iba talaga. So sabi ko, ay, ganyan po talaga yung ibang mga pare, diocesan, ibang kongregasyon. Iba kasi yung spiritual exercise ni Ignacio, di ba? Parang tahimik, para makapagsalita ang Diyos. Di ba? Tama ba yun, sir? Tama po. Oh, yan. Amen. Okay, may pahabol na tanong si Father, Father Louis Catalana ba? Active? Hello, Father Louis. Sabi niya, eto naman daw, paano niyong masasabi na yung obispo, at kanina sabi ko, pare seminarista, yung obispo ay Josefino? Paano nasasabi, ano? Anong, ayan ah. Meron, may mga recently ordained na, di ba, Josefinos na naging obispo, correct? So, ang dami ng mga obispo, no, na, and of course, you have 2 cardinals na from San Jose. So, kitang-kita rin daw yung pagkakaiba. Without saying na one is better than the other, pero ano nga bang pagkakaiba? Very quickly lang, what comes to mind? Pag nakita mo si Bishop Ambo David, ay Josefino yan. Pag nakita mo si Bishop Honesto, Josefino yan, di ba? Father Louis, gusto nilang ma-ordain, kaya ingat na ingat silang sumagot. Paano nga ba? Josefino Bishop. Ang hirap kasi dahil one word. Pero si Bishop Ambo in passionate. Passionate. Passionate sa kanyang ministry. Mm-hmm. Tsaka yung bang parang binibigay niya talaga yung in terms sa ano, ginagamit pagbibigay ng sarili. Pagbibigay ng sarili at majes. Kita-kita ko yung majes sa kanya na hindi niya ginagawa yung mga bagay-bagay para for his glorification. Pero kitang-kita ko doon na what he's doing is for God and of course for the Church of Caloocan. Yes, Philip? Saan po siguro bishop? Siguro ang kaibahan ng Josefino Bishop sa ibang mga obispo ay kasi pag nakikita ko sila, yung saya nila nakakahawa. Mm-hmm. Yung humble na pagngiti nila, yung humility sa kanila, hindi na nila kailangang magsalita pa. Mm-hmm. It
radiates dun sa kanilang presence. Mm-hmm. And for me, it's uniquely a Josefino character. Naalala ko lang, ano, sabi mo, humble sila, no? Si Jude, di ba, speaker niya bukas? Ah, sa next week, di ba? Si Jude on the Year of the Youth. Isa sa mga, ito, not to preempt his presentation, his talk. Pero meron siyang, nakita mo na ba? Sa PCME kasi, nag-talk siya, no? Isa sa kanyang slide ay si Bishop Honesto. Idol niya si Bishop Honesto. Hindi sa dahil he's part of the diocese. Eh, taga-savior yan eh, di ba? Pero he's part of the diocese. Nag-volunteer siya to be part of the diocese. Catechism, di ba? Kasi nga, nagulat daw siya one time. Meron yatang affair. Tapos, ang naguhugas ng plato ay si Bishop. Bishop Ness. Di ba, nagulat siya eh, na parang sanay siya. Maraming tao sanay na ano eh, na, di ba, yung pinagsisilbihan yung mga matataas na mga, di ba, obispo, di ba, monsignor, di ba. Pero ito raw, kasi ano lang naman yata, isang bahay lang, di ba. Pero nag-offer na maghugas si Bishop Ness at kinukuha pa yung plato sa kanya para maugas, na ano raw siya nun, his heart melted. Oh, di ba? Yun ano. Okay. May dadagdag ka ba, Fernan? Bakit nga ba halata ba ang obispo na Josefino? Sino bang obispo ninyo? Si Bishop Medel po Aseo. For some time, I think nag-stay siya sa San Jose for 2 years. Aso na hawa. Oh, well, continuing. Alumni na ba yun pag ganun? Oh, alumni na yan. Oh. Habang nagmamaster siya sa CFAM, sabi niya. Oh, alumni yun. Alumni yun. yung nakikipaghalubilo sa mga tao, hindi man, hindi namimili in a way. Nakita mong sa kainan, pumipila din siya. So, in a way, isang characteristic na isang tunay na Josefino. Kasi nga yung practice sa bahay din, pag kumakain tayo, hindi namimili ng sino yung kasama. Tsaka posibleng sa isang table, ka-table mo yung rector, and then isang worker, tsaka walang yung klase mo. So, ganun. So, walang kumbaga, walang classes. Walang classes. Di ba? Ito, ito. May nagsabi na, ito ha, hindi, huwag niyong mamasamain ha. Oo. Magaling daw ang mga Josefino sa pastoral work. Yun nga, sabi niyong bigay na bigay. Diba, buhos na buhos, nakikipaghalubilo sa mga tao. Very pastoral daw ang mga Josefinos. Pero when it comes to liturgy, nahawa raw sa mga Jesuita na hindi magagaling sa liturgy. May liturgy sa dito? Hindi naman po lahat. Hindi naman. Pero kasi, nakikita ko na, of course, nandyan nga ang rubrics ng misa. Pero nga dahil sa pagiging pastoral ng isang Josefino, tinitake in consideration niya ang sino ang nagsisimba, sino ang nandito, at saan ginagawa, at anong pangangailangan sa oras na yun. Yun siya. Eh, halimbawa, kung ang obispo ay pupunta sa isang bisita, sa isang chapel para magmisa, o sa isang mission station, sa sa Caloocan. Kailangan pa po magdala ni Bishop ng ano, ng kanyang bakulo at ng kanyang mitre. Yeah. Di ba parang ilalagay lang sa lugar. So binabagay. Binabagay sa lugar. Appropriate. Pero mukhang ikaw lang yata yung liturgist dito. Nagsisimba na lang kayo. Nagsiserve na lang. Di ba? Kasi talent din yung liturgy. Kasi di ba, may yung sabi mo, rubrics. Detalyado, di ba? Sa amin, si Mads yung ganyan. Di ba? Kukunti yung ganyan, no? Si Father, of course, si Father Tim of Russia. So, walang Latin mas sa San Jose ngayon? Wala. Pero recently, nagkaroon ng mass na ng Russian Orthodox. Uy, yun ang maganda. Pero 3 hours yun, di ba? Oh, 4 hours. 4 hours? Tsaka puro usok, di ba? Yes. Bakit kaya nagkaroon ng ganun? May bisita kasi. One of our formators is also a liturgist. So, si Father Ed. May friend siya na bumisita. A Filipino who happens to be a Russian Orthodox priest. So, he was accompanied by
by a seminarian then, and they were looking for a place to celebrate their divine liturgy. So parang inoffer ni Father Ed our place, and it was also an opportunity for us to be exposed to such liturgy. Okay. Ah, hindi nyo in-advertise. I would have come. Kasi yung aming general dati, si Father Hans Peter Kolbenbach, bahagi ng Orthodox church somewhere, ano, saan ba siya? Libya yata. Oh, anyway, so sanay siya sa yung 3 hours of ano, yung the Holy Mass is celebrated 3 hours. At ang dami rong mga usok. Usok-usok. Diba? And chanting. So ako, hindi pa ako naka-experience ng ganun. Pwede sana, no? Yun. Nakatulog kayo. Masakit sa likod. Diba? Pero maganda, no? Maganda siya, Father. Ganun din pala, may mga seminarista din naman na we are really into the liturgy. Mm-hmm. Si Aaron, si Maki, yan yung so, mga yan. So hindi marami totoo yung sinasabi hindi ng totoo po yun. Mga ibang si tao. Si Maki po was the MC of ano Bishop Tobias sa ano sa okay. Novaliches. Very good. Ayun. Okay, so bago tayo maubusan ng oras, ano, balikan natin yung, so ano yung mga announcement nyo sa homecoming? Para Our homecoming for this year will be on November 21 to 22. Ito po ay ginaganap ng San Jose right after. Ito pa rin ang process nito, ano? Ha? Ang kind secure! Ayan. Kasi ang mga alumni naman po is mostly graduate ng LST. So after LST's alumni homecoming, diretso na po sila sa San Jose. And I invite all Josefinos here in the Philippines and abroad to come. Bumalik tayo sa tahanan ni Tata Jose. Kung saan tayo nabuo bilang isang tao, bilang isang pare, bilang isang mabuting Kristiyano. So November 21 and 22, Thursday and Friday. Yes, Father. Diba dati hanggang weekend, ngayon nagtitipid kayo, no? Masses sa parish. 2 days lang po talaga. 2 days lang. So Thursday, Friday, and that's already next week. Yes, Father. And you, sabi mo, you expect mga 350 ang darating. And again, let's very briefly just go over the programs. The first day is what? Sa Thursday po, mangyayari po yung, ano pa po ba yung detail? Hindi talaga magaling sa liturgy. Yung mga pasunod-sunod. May ako na pong activities yung may early registration po tayo ng 8, pero yung formal registration po natin ay magsa-start ng 1 o'clock ng hapon. Susundan ng Salve Regina ng 4:30, tapos singing of Toque and Crusade Song ng 6, tapos proceed po tayo sa dinner, then evening program po natin will start 8 p.m. Tapos the second day, may mga conferences, general business meeting na mangyayari. And then dun po sa second day na rin po yung Eucharistic celebration po natin, and it will be ended by a lunch program sa ating covered courts. Yun po. Okay, yung talk ni Jude, kailan yun? Second day morning. Tapos yung pag sinabing keynote speaker ninyo, alumni during the Eucharistic celebration po, siya yung ano, siya po celebrant, humilist, yung batch po nila. Sino ngayon? For this year po, ang celebrant po ng ating homecoming for the Eucharist ay si Bishop Rex Ramirez. Mm-hmm. Ang homilist po natin ay si Father John Young. John Young. Oh, tamang-tama kasi Year of the Young. Yung pala, yun kaya siya pinili, ano. Anything special na pakulo na maasahan ng ano, or sikreto muna? Pakulo po every year is yung play na ginagawa during the evening program. Ayan. Thursday night yan, di ba? Thursday night. Ano yung... Ang play po is in connection din po sa team, sa mga youth. Year of the Youth. Sa ano ba ang hinahanap ng mga youth ngayon, at kung paano ba makakatulong ang isang Josefino sa mga kabataan ngayon sa paghahanap nila ng kahulugan sa buhay. And kayo, bahagi ng play? O yung mga lower class? Lower year po. Lower year level. Well, of course, kasama rin naman yung ilang higher years, yung mga pagkailangan. Pwede ba manood yun? Yes, pwede ba, Father? Ang tanong kasi, is that open to the public or hindi? Parang ano lang, ano yan, di ba? Family niya yan. Dapat family lang. Pwede manood sa driveway.
Kasi para relax, di ba? Yung mga tao na, di ba, they can be themselves, di ba? Oo. So, yung, ano naman, yung mga, yung may sinabi kayong parang board meeting, gagawin din, business meeting? Business meeting. Kasi diba, ginagawa po din yung evaluation at the same time, election po ng new officers for the following alumni homecoming for the next homecoming. Si naalala ko nun, isa sa mga pinaka-bonggang batch, yung kay Father, sino to sa Veritas? Anton Pascual. Anton Pascual, di ba? Yes, so. And of course, anong papel ni Father, ano, Pops Ripoll, hindi nyo pa nababanggit? Siyempre po, siya po ang presidente ng Alumni Association. At automatic ba yan? Opo. Kung sino yung rector, siya yung presidente? Yes, opo. Permanent board. So, ano yung, meron ba siyang ceremonial role? Meron po siyang Thanksgiving message during the board meeting and the updating of the seminary profile and the status po ng ating funds sa seminary. So may parang reporting. Yes, rector's report. Transparency. Tapos biglang hihingi siya ng tulong. Wala na po kaming pera. Bishops pahingi. Di ba? Okay. So ngayong mga araw na to busy kayo? Mga preparations? Hindi naman po. Hindi kasi dati nung sino ba yung mga may mga exams. Pero nung alam ko nun, busy pero masayang busy. Yes. Kasi ang napansin ko nun sa mga, at least nung mga kabatch ko, they were very excited. Parang uuwi yung mga kuya nila. Yes. And of course, they're very proud of the alumni. Ganun ba yung, naramdaman ko nun, totoo ba yun? Na-excited talaga kayo and to meet them, di ba? Yes po, kasi it's an opportunity to mingle with them. At the same time, yung bang feeling na yung brotherhood ng isa, ng yung pagiging Josefino, this does not limit us from the seminary itself, but it broadens our perspective, na it also inspires us that Josefinos are kumbaga parang ikinalat tapos ngayon sa, at ngayon ay magsasama-sama, ikinalat sa iba't ibang larangan ng buhay, ikinalat sa iba't ibang lugar sa ng simbahan, at ganoon mag-uuwi sa tahanan kung saan inano. Ganda yan. Saan hinubog ang bawat isa sa amin. Okay, so yan ang oras natin. Maybe a final may sasabihin ka, Anil? Kaya na po. Okay. Okay, so last year yun na ngayon, di ba? Third year. Okay. So, final siguro invitation sa mga Josefinos. Kasi, batiin lang natin, napanood tayo, all over the world, especially sa USA and Canada, mga Ateneo alumni, good morning po sa inyong lahat, or good evening, whatever the case is, and of course, sa mga Facebook, audience, good morning po sa inyong lahat. Ayan, pabati raw, okay, si Jeter Sablayan, good morning, si Arj Aguirre, good morning, Julius, si June, Kathy, si Jenny, Edna, si Manong Ray, ang dami na. Okay, si Jeff Ford, Pirate, good morning po. Okay, so final invitation for our alumni. Muli po sa aming mga kuya na Josefino, tara na, umuwi na tayo sa bahay ni Tata Jose. At i-enjoy lang natin muli ang company ng bawat isa. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat. Good luck sa mga exams and sa preparations. Thank you. Philip, thank you for assembling this group. Okay. Maraming salamat po. Yan po ang mga Josefinos at ang alumni homecoming nila ay magaganap na po next week, 21 and 22, Thursday and Friday. We pray for them and we pray for the alumni of San Jose Seminary. Hanggang bukas po, ito po si Father Nono Alfonso and this has been the Jesuit Hour.
Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Kasi yung sira ako sa last sa